so for today's video, I'll be sharing you guys how it's made. So, ginawa tong DIY off-shoulder na to from t-shirt lang. Do it yourself talaga siya dahil hindi ka gagamit ng makina. Ang gagamitin mo lang is yung kamay mo pang tahe dahil napaka-basic lang and yung mga materials na to, makikita nyo lang sa loob ng bahay nyo. Okay? And talaga ako sa mga off-shoulder na damit. Ito talaga siya. Kung gusto nyo i-try, ayan, just keep on watching. Sa ating materials naman po, kailangan natin syempre ng ating t-shirt, needle and thread, scissors, pin, garter, and lapis. Tapos kailangan natin ng ruler, pero wala ko noon, kaya illustration board na lang. So yan, tinatansya ko po kung hanggang saan or kung gaano kahaba yung gusto ko sa aking off-shoulder. Ite-trace ko lang yung sleeve na part kung saan ko siya gustong i-cut. Yan, gagamitin natin yung ating illustration board dyan, tsaka lapis. Kung napapansin nyo man, is nagpalit po tayo ng gunting dyan kasi na-realize ko na puro pala yung gunting na pinakita ko kanina. Kaya, ayan, ready na siya i-cut. After natin i-trace yung gusto nating i-cut. And kung magupit map po kayo ng tela, make sure na yung inyong gunting is pang tela talaga siya. Yung pwede siyang pangkat ng tela para mabilis. The same thing guys, kung ano yung ginawa nyo dun sa kabilang sleeves na pinakita ko sa inyo kanina, yun din po yung gagawin natin dito sa kabila. And ititrace ko lang siya para pareho sila ng sukat. And ganito na po yung itsura ng t-shirt natin ngayon. Wala na siyang sleeves. Ayan, inaayos ko lang po siya para pantay-pantay talaga at walang bukol-bukol. And now, tinitrace ko na lang siya kung saan part ko siya gustong i-cut. Tapos natin i-trace and ready to cut na guys. As you can see guys, ay in-stretch ko na lang po dahil ayan yung magiging ilalim ng off-shoulder natin. Yan, sama na din natin yung ating mga kinat na sleeve kanina. Stretch din natin. Gamit po yung garter natin or yung elastic, ayan, measure your body. Kung gaano kahigpit. At dahil nasukatan ko na nga po, so ngayon, ikakat ko na lang siya. Dahil di naman po natin gagamitin yung lahat. And ayan part lang po yung gagamitin natin. Tapos, gagamitin natin yung pin natin. Yan.
At dyan po natin ngayon ipapaloob yung garter or elastic natin. And now, kailangan po natin siyang baliktarin para maganda yung pagkalagay ng ating garter. And gamit yung gunting, ayan, gugupitin natin siya ng slight lang para magkabutas siya, para mapaloob na po natin yung garter natin dyan. And this is the time na ipapasok na po natin yung garter. Kaya naglagay po tayo ng pin dyan or perdible para madali siyang ilagay or suksok dyan. Para di ka nahihirapan kasi mas mahirap pagka wala kang ginamit na pin dyan. As you can see guys, ina-adjust ko lang po siya or hinihigpitan ko siya. So, para sa akin, okay na po yung higpit niya, kaya tinatahi ko na siya. And hindi ko muna tinanggal yung pin natin dyan. Hinayaan ko na muna siya dyan para di ako mahirapan. And ayan na po yung sleeve natin, guys, na kinat kanina. Kung paano po yung paraan ng paglagay natin ng garter kanina, ganun din po sa ating mga kinat na sleeves. Now guys, tapos na po tayo. Bali, ito yung before ng ating t-shirt. And this is the after. Ayan na po yung ating finished product, diba? Kung gusto mo naman siya maliit, itupi mo na lang siya. And that's it for our video for today. Sana nag-enjoy kayo and meron kayong natutunan. And kung gusto nyo ngayon tayo sa bahay nyo, try nyo na total quarantine naman. Dahil wala tayong ginagawa sa bahay. And ayun guys, it's been Tio and see you in my next video. Bye!